Good evening, Kalapat Kids. This is Video Malo TV and welcome back to my YouTube channel. For today's video, Kalapat Kids, gagawa tayo ng probiotic. Papakita ko po sa inyo yung mga sikreto natin na ginagawa natin. Oh my God! Kasi Kalapat Kids, yung probiotic natin ay naubos na, kaya gagawa tayo. Bali, binigyan niya tayo, Kalapat Kids, ni Insan Martin ng molasses, Kalapat Kids. Kaya gagawin natin yan. At syempre, bumili rin tayo ng mga sangkap doon sa gagawin natin na probiotic, Kalapat Kids. Tinayo, Kalapat Kids, yung mga gagawin ko at talagang grabe ka-epektibo to sa ating mga kalapate. Importante ito sa ating mga kalapate na dapat, Kalapat Kids, gumagamit tayo ng probiotic sa ating mga kalapate. What? But before that, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, huwag nyo na po kalimutan i-like, share, at syempre naman po mag-subscribe kayo. Pakipindot na rin po ang notification bell, Kalapat Kids, para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. Okay, tara, Kalapat Kids, let's go! Kalapat Kids, bali nagpakulo nga tayo ng tubig, ayan, no, kumukulo na, at palalamigin nga natin to, tapos gawin na natin, Kalapat Kids, yung ating probiotic. Kaya, Kalapat Kids, kailangan nagpakulo tayo ng tubig para puro good bacteria yung ating ginagawang probiotic. Ayan, okay, Kalapat Kids, balikan ko kayo. Okay, Kalapat Kids, dahil na wala tayong cordon, Kalapat Kids, dito na lang tayo. Ayan, Kalapat Kids, ito muna uunahin natin sa paggawa. Wala rin tayong hawakan. Bali, ito, Kalapat Kids, apat na carrots. Tira. Lakas. Maangat. Lahat na natin. Mabilisan lang to, Kalapat Kids. Magandang gabi sa inyo, Kalapat Kids. Shoutout ko muna yung aking boss. Boss, alam mo na yung kung sino ka. Shoutout po sa inyo. At mag-iingat po lagi kayo dyan sa ibang bansa, at maraming salamat po sa mga binigay mo sa akin. Maraming salamat po, at asahan nyo po babawian ko po kayo pag uwi nyo. Kaya, Kalapat Kids, at shoutout natin yung ibang nagpapa-shoutout. At shoutout din kay Insan Marvin sa ibinigay mo sa akin na molasses. Ayan, at ginagawa na nga natin. At para naman yung mga ibon natin ni talagang malalakas. Ayan, Insan Marvin, bablog ko yung ibon na galing sa akin, ha. Titignan ko kung pwede ka talagang bigyan uli ng sapaw sinaing line ng champion talaga kung maglaro yung mga Viberman natin. At eto na, mga Kalapat Kids, naglagay nga tayo ng carrots. Importante ito, Kalapat Kids, sa ating mga kalapate, para yung ibon niya natin laging malinaw yung kanilang mga mata, Kalapat Kids. At syempre, mas lalong lumakas yung ating mga ibon. Kaya, Kalapat Kids, panoorin yung mabuti. Bali, ito na, Kalapat Kids, at sasali na natin yung carrots. Kaya, kailangan meron din tayong pang sahod sa mismong imbudo.
Kaya panoorin nyo itong mabuti, kalapatids. At sa mga gustong matuto, ito yung mga malupitan nating sikreto na hindi nyo pa alam, kalapatids. At ito, ilalabas ko na. Oh my God! At dahil nga tapos na tayo, kalapatid, sa carrots, eto naman, lalagyan natin ng tubig yung blender natin para hindi nga magsidikitan, at lalagyan na natin ng saba, kalapatid. Naglagay lang tayo, kalapatid, ng saba ng 6 na piraso. Ayan, kalapatid, napakaganda sa ibon natin yan. Talagang makukondisyon yung ating mga kalapate. At yung mga dumi nila ay talagang bilog-bilog, kalapatids, pagka nasubukan nyo to, itong ginagawa kong probiotic. Kaya kalapatids, maraming sangkap yan. Uunti-untiin muna natin para makita nyong maigi, kalapatids. Kaya kalapatids, oh. Kailangan, kalapatids, pagka nag-blender kayo ng mga sangkap ng ating paggawa ng probiotic, talagang pinong-pino, kalapatids, para pag hinalo nga natin sa patuhan natin at tubig, wala nang mga tira-tirang mahahaba, kalapatids. At eto na nga, lagay natin ang mismong ginawa natin dun sa ating carrots na yon na may tubig. Ayan, para hindi nga magsidikitan dito sa mismong saba na to, masyadong madikit. Ayan, kalapatid, sasali na nga natin. Ayan, ginawa akong imbudo yung mineral water, kalapatids. Oh my God! Wow! Panoorin niyo itong maigi, kalapatids. Ako pa lang ang gumagawa na ito. Ayan, syempre, kailangan meron din tayong sariling diskarte, kalapatids. Hindi yung gaya lang tayo ng gaya sa mga magagaling na panshir. Mas masarap yung may sarili tayong ginagawang sistema sa pag-iibon, at pinapakita ko po sa inyo to. At eto na nga po, kalapatids, yung bigay sa atin na molasses yan. Lalagyan natin ng tubig para madaling isaling, kalapatids. At saka natin, kalapatids, aalugin. Ayan, kalapatids. At sa paglagay nyo pala ng tubig nga, dapat pinakulo nyo muna para puro good bacteria nga. Bahala na kayo kung medyo damihan nyo yung tubig or konti lang. Okay lang din yan, kalapatids. Maparami, mapaonte. Parehas lang din yan, kalapatids. Ayan, wag lang masyadong maraming-marami. Ayan, idinidepende nyo rin, kalapatids, sa mismong nilalagay natin na sangkap sa ating ginagawa na probiotic. At eto na, mga kalapatids, yung tira-tira. Lalagyan natin ng ginawa natin na magaling. May saging na, kalapatids, at yun niya, para masala rin, kalapatids, itong pinaglagyan ng ating molasses. Paano para masabi? Walang sayang, kalapatids. Ayan, kalapatids, pagka nasubukan nyo itong probiotiko, ay yung ibon nyo, yan ang sikreto ko kung bakit matibay sa liparan yung ibon ko. Ayan pala, tinatanong ni Idol. At syempre nga, kalapatids, nailagay na natin yung saging. At eto naman, kalapatids, yung ano naman, Yakult, kalapatids, probiotic sa ating mga ginagawang probiotic mismo. Ayan, kalapatids. Sa paglagay nyo niyang, kalapatids, ng Yakult, pwede rin kayong maglagay ng mas marami nga, mas maganda. Sa akin, isakto lang kasi yung budget, kaya yan lang.
At pagtapos na naman ng Yakult, eto na mga kalapatids, si Asukal. Yung kulay brown kalapatids. Mas maganda yung kulay brown sa ating ginagawang probiotic. Ayan, mapakalahati, mapa 1/4. Pwede nyo ring lagay sa akin. Eto lang yung tira mismo ng aking ginawa noon ng aking probiotic ng kalapatids. At eto na mga kalapatids yung honey natin na tira. Konti na nga lang. Ubos na. Wala na tayong honey, kalapatids. Ang tagal nang na-stock niya, kalapatids. Napakaganda sa ating ibon niyan. Dapat pag gumawa nga tayo ng probiotic, dapat kahit papano, kompleto yung sangkap natin. Para lipad ng ibon natin, kompleto rin, kalapatids. At syempre, tapos na tayo sa honey. Ito naman kalapatids na oregano. Importante ang kalapatids sa ating mga kalapate. Para ibon natin lumakas yung immune system ng ating mga ibon. At syempre, alugin nga muna natin itong ginawa natin probiotic. At yung mismong itong ginawa natin na probiotic, sasali natin dito sa ating blender. At saka natin lalagyan kalapatids ng oregano. Makikita nyo yan na talagang yung mismong oregano ay pinong-pino yan kalapatids. Ayan, napakaganda sa kalapati natin yan pag sinampa natin sa truck. Para kalapatids yung mga ibon natin iwas one eye cold. At yung ibon nga natin hindi sipuneng kalapatids. Sa paglagay natin kalapatids ng oregano, huwag yung isasama yung tangkay, yung mismong dahon lang. At syempre, hugasan nyo rin kalapatids, ang ipanghugas nyo rin kalapatids, yung mismong pinag-initan ng tubig na eto nga hinalo natin sa ating ginagawa na probiotic. Yan lagi ang tatandaan nyo para yung ibon nga natin talagang walang bad bacteria na maiinom nila kung sakaling maglagay tayo sa mismo tubig ng probiotic or sa pagkain nila kalapatids. Ayan, huwag yung tipirin kalapatids. At makikita nyo dito sa ating blender, talagang pinong-pino yan. Kaya mapapansin nyo kalapatids sa ating mga kalapate, yung ibon natin mapapansin nyo talaga hindi nagkakasakit. Dahil nga sa ginagawa nating mga sistema natin na naaayong kalapatid sa ating binibigay na sistema kalapatid sa pag-iibon. Kaya kasi kung pala alachamba lang tayo yung ibon natin alachamba rin ang panalo niyan. Pansinin nyong maigi kalapatid sa mga ginagawa ko dito sa paggawa nga ng ating probiotic. Mga nakaset na lahat para nga mas madali nating matapos yung ating ginagawa kalapatids. Ayan, at ang susunod niya ay lalagyan natin to ng mismong gamot kalapatids na Breweries. Importante ang kalapatid sa ating probiotic para kalapatid yung pagdating ng ibon natin o kaya magpa-low fly tayo ng 1 hour. Yung ibon natin pag nakainom kalapatids ng probiotic o galing sa training, yung ibon natin recover agad pagka binigyan natin yan. Kaya kalapatids, pagka yung titingnan nyo rin yung mga ibon nyo, yan nga mas tipid pagka lalagyan natin ng yung probiotic natin ay lalagyan nga natin itong gamot na to. Kaya kalapatids, hindi natin masyado pinapakita yung mismong gamot kasi nga si Lolo masyadong maselan. Baka mapagalitan tayo. Sobrang higpit na talaga kalapatids. Kaya kalapatids, bali nga ang inilagay nga natin 10 piraso
At para sigurado yung probiotic natin ay talagang epektibong epektibo pagka okay nang gamitin. Bali mga 3 days okay na to kalapatid sa at makikita nyo kalapatid yung probiotic natin eh. Talagang pumuputok yan kalapatids. At i-update ko po sa inyo yan sa susunod kalapatids, makikita nyo. Okay kalapatids, dahil nga natapos na natin ay kalapatids, inalog na natin yan. Kaya etong probiotic natin eh, talagang perfecto. Siguro mga 3 days pwede na natin tong gamitin. Kaya kalapatids ha. Okay kalapatids, hanggang dito na lang. At sa lahat po ng mga hindi pa nag-subscribe sa akin, please like and share. Comment po kayo kung may katanungan kayo. At huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell kalapatids para lagi kayong updated sa mga darating nating video. Alright!